naman sa part 2 ng ating church history seminar throughout all ages. Alam ko na, gusto ba kayo amin ha? Sino yung madarating lang ngayong hapon? Si Babe, si... Kanina ko pa din ito. Si ito, si Jeremy. Jeremy, saka si Ron. Ayan din. Okay. Upo na po, upo na. Surahan mo ulit, upo na, upo na. Okay. At this time, timing na. Asa si Rabi? Ayan. Okay, bago natin balikan yung dalawang tanong. May dalawang tanong ha. Ay ba kayo dyan? So, alam ko na konti ha. Sino ba kayo titigil? Tama na, talo na lang mo ngayon. What? Ano kayo? Dumaan lang? What? Ingat, ingat kayo. Okay. So, ganun ulit ha. Ano yung learning? Doon muna tayo, simula sa inyo naman. Mabilis na dapat, mabilis po dapat yung proseso. Mabilis yung proseso. Ano, kasi may planning stage, then may execution stage, di ba? So dapat, ano mabilis? Execution. Okay, ano yung naging challenge? Okay. Okay, si ate ni Ate Maricel. Mabilis tayo din. Ate Maricel. Pag-ingin na din, pag-ingin na din. Ate na rin. Oh my. May time. Dapat lahat tayo. Ano sila? Dapat pala yung isipan na may ano ba? Ano learning? O Stephen, may sinasabi ka. Anong learning na? Ano ba? Nine? Ah, Stephen. Stephen, anong learnings? Ha? Takpan yung plano. Ano sa takpan? Kinopya nila eh. Kulang na lang ako. Ah! Kinopya nila. Okay. Okay lang, okay lang. Kaya lang ako dito, guys. Dito ba? Ano ba? Learnings, learnings. Wait, salita ka. Kulang kami sa materials eh. Kulang sa materials. Kami pala yung ngayon yung materials eh. Mabagal pa yung action. Mabagal yung action. Ano sa pabagal sa action? Hindi nag-agree sa ano, division of table. Okay? Okay, sige. Ang next, si C-16. Ano nangyari? Ano eh, si Kuya. Ha? Ano learnings natin? The same is okay. Tama na. Sa mga talo na, tama na. Tanggapin na. Si 16, mayroon mo i-learning? Sana yung ma-share niyo learning? Tama na nga. Isa na lang ha. Palabasin ko kayo. Anong learnings niyo, C6? Sino leader niya? Sino leader niya? Sino leader niya? Ano nangyari? Leader namin magaling. Nakita ko sa inyo, parang yung design niyo, may inconsistency, di ba? So, tama na yun. Gusto niyo pataas eh. Tilagyan niyo ng lapis. Kaso, hindi sakto, di ba? Hindi niyo naplano kung paano yung mamount. Kasi yung pinaka-design, yung pinaka-materialis, yung mapapataas at mapapatibay doon yung ano, yung plastic. Kasi meron kayo anim, di ba? So, pwede nyo siguro ilagay yun doon sa pinaka-top-top. Top-top na top na top, no? Pwede yung pag-ano dyan. Meron din na-execute na maayos. So, at least meron kayo innovation. Okay din yun. Amen? At least nag-try. Sino yun? Jeremy at saka si Juan. And then, sa second place, sino leader mo dyan? Anong ginawa niyo ang ano? Magpapalit na lang yung malalang. Okay, very good, no? Yan ang maganda, may learning agad kayo, hindi yung magsisisiyan.
Maganda kasi hindi naman ang buhay, hindi naman yan isa dalawang round lang eh. So, maganda pag natuto, mabilis kayo matuto sa pagkakamali nyo, nagkakamali kayo ng dalawang beses, next time, hindi nyo nagawin yun. Amen? Ang mahirap pag hindi nyo tinanggap yung pagkakamali, hindi kayo mag-inform. Okay, so yung mga learning natin. And then, sino leader nyo? Yung dalawang ate dito. Anong ginawa nyo tama? Ganun pa rin naman, di ba? Ano lang? Relax lang yung nakita ko sa kanila, relax lang sila. Itong dalawa, tsaka konti sila, sabi ko sa inyo, di ba? Minsan, hindi lagi ah, pero minsan yung konti, advantage yun. Pag yung task is, kaya ng konti, okay? So, i-relate lang natin sa, nag-start na ba ako doon? Start na ako. Okay, so minsan, i-relate natin sa church. Dahil church ang pinag-usapan natin ngayon. Ano yung mga dapat? Sa church, dapat walang away-away. Una, pangalawa, dapat matuto sa pagkakamali. Pangatlo, may leader dapat na maayos. Pangatlo, pang-apat, ilan ba ako? Simple lang minsan, yung simpleng design yun ang gumagana. Pang-lima, yung nasubok ng design yun ang gumagana. Okay? Sa church, ganyan lang. Matagal na yung church eh. Huwag na tayong magpauso ng ano-anong style. Amen? So, ano yung gumagana? Yun na yun. So ano pa? Yun nga, minsan yung numbers is maganda konti lang pagkaya naman. Ano pa? Wala dapat mga asal, okay? Pag may leader na, sumunod na lang kayo sa leader. Kasi makakagulo yun. Sa church, pag maraming pastor, magulo yun. Dapat isa lang, okay? Kung talagang gusto mong ikaw pastor, di magtayo ka sa sarili mong church, di ba? Yun ang totoo, hindi naman sa mayos. Lalo sa ating mga Baptist, hindi naman maganda nga yun eh. Basta handa ka na. Huwag mong awayin yung pastor. Amen? So, ano pa yung learnings natin? Magaling talaga babae. Ganun ba? Hindi. Ano lang yan? Na-chempuan lang kayo. Hindi, nung mga babae, magaling isang umpisa. Yes. Chine-cheer ko lang sila. Kayo naman. Hindi, minsan sa composition ng ano. So, sa composition ng team. Okay? Basta wala lang sisiyan. Kasi laro lang yan. Okay, pero mayroon tayong learnings. Amen? Okay, so patuloy tayo. So, may naiwan sa ating mga question. So, una kay DM. Pangalawa, may tinatanong dito si Julia. Unahin mo natin kay Julia kasi simple lang sa kanya eh. So, tanong ni Julia, kailan daw nangyari yung naglaban si Satanas tsaka si Jesus? Yung, kasi napanood daw niya sa Superbook. Kailan nangyari yun? Magandang tanong yun. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga Baptist, nagkakatalo-talo rin dyan. Sabi nung iba, second coming daw yun. Revelation 19 kasi yun. Okay? Nang dumating si Jesus, nakasakay sa kabayong puti. Okay? Ang dumating na unang nakakabayong puti, yung Antichrist. Naaralan natin yan, ha? So, kaya later si Jesus ay pupunta dito, parang third coming niya na yun, or maring nag-ano lang siya. Nandito rin siya, no? Hindi ko alam. Pero second coming kasi talaga, rapture. Okay? So, dumating si Jesus, rapture, then wrath of God na. Binuhos niya na yung galit niya. So, kailan yon? Yung laban na yon sa Revelation 19 yon. Okay? So, maglalaban na, hinayaan ng Diyos yung Antichrist, yung mga army nila, pinag-gather-gather na para sabay-sabay ng patayin. Bandang, yung Battle of Armageddon na medyo naumpisa natin sa Revelation 16, di ba? O, yun ang tanong lang ni Julia. Okay, next naman yung kay DM is, ang tanong ni DM is ano, bad? Ha? Sa Pasko, kailan ang Pasko? December 25. Okay, very good question. Okay. May kinalaman sa Catholic to, no? So, December 25 ba pinanganak si Jesus? Kahit tanongin niyo yung Catholic mismo, sila mag-aamin, hindi. Tapos sabihin lang nila, wala nakakaalam. Eh, totoo yun na, wala nakakaalam. Kasi hindi yun nirecord sa Bible, pero may mga clue tayo na may kilala tayong pastor na nagsasabi, pwede raw December 25 yun. Pero ako, hindi ako naniniwala. Kasi nga, yung mga shepherds, according sa kwento sa Luke, di ba? Sila ay nasa gabi na, nasa labas pa sila. Nasa fields. So kung December, January yun, malamig yun eh. Hindi yung pwede, okay? Kaya hindi ako naniniwalang December season yun, okay? So, tapos na yun, ha? Basta hindi December, yun, nasagot natin yun. Pero
kailan nga pinanganak si Jesus, hindi nga natin alam. Basta hindi December, January, basta hindi malamig. Okay. So, yan. Hindi lang hula yun. Ito matindi dyan. Okay? Yan ang matindi sa Catholic. Ang Catholic, sabi nga sa inyo, again, huwag kayo ma-offend kung Catholic kayo, ha? Catholic din na kami dati. Tsaka hindi naman ka-biktima lang tayo pare-pare mga Pilipino. Amen? So, yung December 25 ay pinili nila na may katapat yung pagan feast din. Kaya tinatawag din sila minsan yan, kung naririnig yun, especially sa US, sa Europe, ang tawag nila dyan is the Yuletide season. Naririnig yun na yan? May mga kwento, may mga kantang ganyan, di ba? The Yuletide season. And then, mali yata yung tawag ko, basta yun yan. Basta Yuletide, di ba? Ano Yule? Parang, ewan ko, parang lag ata yun. Lag, alam niyo lag, yung timber. Sinisindihan nila yun. So, hindi ko na ano yun, naalala ko yung... Ah, tingnan na lang natin, naka-internet tayo ngayon eh. This time, tingnan natin. So, maganda yung tanong, no? Saan nakuha yung December 25? Wala pala ako dito. Ano? Yuletide season. Yuletide. Ito yung Yuletide. Ito talaga yung malamig. Okay? Itong Yuletide yung malamig. Yan, December 21 to January. Ang tanong, anong yan, why is Christmas called Yule? Ha? Ako na gano'n yan, ha? Hindi ako yun. Ha? Ibig sabihin, sinurs lang natin. Ha? According to inews.co.uk, the term Yule, although it has changed the meaning to the centuries, is a remnant of a secular holiday. Pag sinabing secular, walang kinalaman sa religion. Okay? That has been overshadowed by the celebration of the birth of Christ. Yule originates from the 12-day festival celebrated by... Makinig, sinong maingay? Sino hindi interesado makinig? Makinig lang. Kasi po tatay yung tinatake natin dito, ha? Okay, hindi tayo nagbibirang dito. Yung mga bisita natin, bago pa lang to eh. Kaya masasanay kayo, amen? Mamaya magkwentuhan tayo, magdadalan tayo. Pero this time, nag-aaral kasi tayo. Okay, para lahat is makakasunod, matututo. Nasaan ba tayo? So, celebrated by Germanic peoples around the winter solstice. Hindi natapos. Okay. So, yung mga Germanic na yan, ano ba to? Walang... Tapusin natin na kasi yung mga pagano nga yan, so hindi naniniwala sa Diyos. Okay? At hindi nga lang dun eh, buti nga kung ganun lang, di ba? Hindi ako naniniwala sa Diyos, pero hindi rin ako naniniwala sa demonyo. Okay, sana yan eh. Secular eh. Pero tingnan natin kung saan galing to, ha? Nako eh, sabi ko. Hindi sinabi kung... Medieval time, okay? Yan, ha? Nakita niyo yung second to. Celtic Druids would mark the winter solstice with the cutting of a mistletoe. O, Christmas, ano yun? Christmas, ano yun, di ba? And lighting of a yule log, believed to banish darkness and evil spirits. Alam niyo ba yung mga Druids? Alam niyo yung mga Druid? Ngayon. Yan yung mga pagan na religion. Actually, may kinuha rin dyan sa ano eh. So, wala akong ano dito ah. Wala akong, ay. Ay tayo. Wala akong dinadagdag dito. Live na live tayo ah. Ito yung naalala ko lang sa mga previous result ko. A pre-Christian priest among the cells of Asian gold and Britain and Ireland. So, hindi yung priest na, ano ah, na Kristiyano. Kasi nga, pre-Christian. So, mga hindi Kristiyano yan. Mga pagano nga, okay? So, eh, bakit nakapasok sa Christmas ngayon? Yun ang tanong. Diba? So, yung binanggit natin kanina, yung sagot natin kanina, pwede kayong mag-turn yung, ano nyo, yung, parang hindi kayo maganyan. I-turn nyo na lang yung point nyo. Ano sabi ko kanina? Anong ginawa nila? Ginawa nila state religion yung Christianity. Christianity, di ba? Quote and quote. So, anong gagawin nila? Yung mga taong hindi naman naniniwala kay Jesus,
eh pinilit sila ng Roman Empire na naging Catholic Church. Siyempre, wala sa loob nila yun, di ba? So, ang gagawin nila, yung mga practices nila na dating nakasanayan, katulad ng Yuletide season, dadalin ngayon nila. At ang Catholic, dahil gusto ng Catholic, gusto lahat tayo dapat maging Kristiyano, sama-sama tayo, hinayaan yun. Okay? Yan din yung sagot kanina sa tanong na, bakit yung Catholic ang daming image? Eh, ang linaw sa Bible na galit ang Diyos sa mga idol. Paano nangyari yun? Kasi nga, ganun din. Pinilit lahat ng mga tao na maging Kristiyano, quote-unquote. Anong gagawin ng mga tao? Dahil hindi nila ma-separate ng agad-agad yung mga Diyos-Diyosa nila, sarili nila, hindi nila lang ngayon. At yung Catholic, gusto nilang embrace lahat, eh di sige, embrace natin yan. Okay, gawin lang natin yung Jupiter, gawin nating Peter. Kasi magkatunog naman, des. Nagkataon lang yun. Pero ganun talaga yun. Si Peter, di ba, sa Christian. Si Jupiter sa mga Romans ba sa Greek? Romans yan eh. Kasi ang katumbas siya sa Greek is nakalimutan ko. Basta parang si Zeus ata, ganyan. Yan. Zeus. So, uy, si Athena. Yan, Greek naman yan. Yung Diyos-Diyosa nila. Si Diana sa mga sa Ephesians yun, di ba, sa Acts. Eh, gusto ko sambahin to eh. Pwede ba idali namin to sa church? Church, Catholic Church. Oh. O sige, gawin natin ngayon si Mary. Okay, ayaw natin ng Athena kasi pagano yan. Dali natin si Mary. Okay, sasamba rin tayo sa Diyos-Diyosan. Palitan lang natin pangalan. Make sense ba? Pangit yun, mali yun. Pero yung kwento ko, may sense ba? Di ba ganun nangyayari? Katulad yan, kunwari, magbabalkada kayo. Yung isa kunwari, iglesia ni Manalo. Yung isa, saksi ni Batman. So, o sige, ayaw nyo i-give up yung pagkakaibigan nyo. Pero yung isa, against nyo sa isa. Kung gagawin nyo, mas pinili nyo yung pagkakaibigan nyo, ano gagawin nyo? Paghahaluin nyo yun. O sige, sa Sabado, Sabadista ka naman, dyan ako mag-church. Pag Linggo, dito ka naman sa amin. Uy, nagkasundo sila ngayon. Ang tanong, pareho naman kasing kulto yun, di ba? So, ano mangyayari? Yung pinaka-importante, yun ang give up nila. Ganon din yung sinasabi ko kanina. Diba, si Brad, ako kasi nangyari din sa akin, may mga kaibigan, may mga barkada ako. Ganyan kami, oh. Wala kaming ano eh. Kulang na lang, ano eh, nagsiping kami. Talagang minsan, ano, gaano kami, wala lang, flip-flip lang. Doon kami matutulog sa bahay na iba. Talagang ganon kami, kaklose ngayon. Eh, nag-taekwondo kami, lahat din kami kasama. Nag-C80 kami, lahat. Ganon ang barkadahan namin. Sarap, diba? Eh, kaso naligtas ako. Naligtas ako. Ano pipiliin ko ngayon? Yung kaibigan ko, yung Diyos. Di ba? Pambira, hindi naman pwede mong pareho. So, iniwanan ko. Kailangan mo kasing iwanan yung mga dapat mong iwanan. Amen? Kasi, in-invite ko naman sila. Ayaw nila. Sino pipiliin ko? Kaibigan ko, yung Diyos. Sa case ko, Diyos. Okay? So, ganun din sa church. Huwag mong paghahaluin. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang mag-Halloween. Huwag kang magtato. Huwag kang mag-sit ng maikli. Huwag kang magpa-long hair. Pag lalaki ka. Pag sinabi ng Diyos gano'n, sino may piliin mo? Ganyan nangyari yung mga hybrid na mga kulto na yan. Kaya lagi ko nakuwento sa inyo, mayroon akong kilala na Pentecostal kasi sila eh. Sabi ko sa kanya, eh long hair siya. Lalaki. Sabi ko, ito, binasa ko sa Bible. Ang lalaki, pag mahaba ang buhok, yun ay nakakahiya sa kanya. Sabi, kahiya-hiya yun, di ba? Ang babae, pag maikli ang buhok na babae, nakakahiya din sa kanya yun. Malino sa Bible, sino pipiliin mo ngayon? Hindi style lang yan, talagang from the past pa, dapat may pagkakakilala, pag-usapan natin kanina yung palda sa aking pantalon. Bukod sa damit, gusto ng Diyos, may pagkakakilala tayo sa gupit. Okay? So, ganun yun. So, sa church dapat, pag ayaw ng tao, huwag kayo dito. Ayaw nyo dito eh. Hindi namin babaguhin yung church para sa inyo. Okay? Pero yung Catholic, ginawa lang, sige dito kay lahat. Yes! Kasi parte naman tayo ng empire, edi parte na rin kayo ng church. Yes! Kaya yung Catholic, biglang dumami. Panalo sila ngayon, ganun ba yun? Hindi sa Diyos. Okay? Dahil ang Diyos, ay nabanggit natin kanina, separate ka dapat, may separation, and then, punta tayo sa December 25. So, yun din. So, pati yung mga holiday-holiday nila, kaya ngayon may Halloween. Sa Diyos, sa demonyo na yung matagal na.
eh, yung Catholic, sige, gawin natin, total, ano naman eh. Lagyan din natin ng Halloween. Hindi ko makakalimutan kasi Catholic ako dati, kine-explain ng pari yan eh. Yung Hallow daw, banal daw yan, madal. So kaya yung November 1, All Saints Day. And then November 2, All Souls Day. Hindi ko alam ba't di holiday ngayon. Bukas ay pasok na. But anyway, ganun ang sagot doon. Okay, yung Catholic, hinahalo nila yung mga secular, yung mga Buddhism. Bakit mayroon silang beads? Yung Buddhism, pinilit nilang maging Kristiyano, edi binigyan sila ng beads. May rosary ngayon yung Catholic, di ba? So yun yun, kahit wala sa Bible. Kahit sa Bible, sinasabi, huwag kang paulit-ulit mag-pray. Ba't may ganun ang Catholic? Kasi in-embrace nila yung mga pagan culture. Okay? So, yun ang sagot doon. May other question ba? Kung wala na, tuloy tayo. Okay? So, this time, kaninang umaga po, kung sino yung mga nakaten, sana na-establish na sa ating mga utak na yung tamang church ay yung tamang church. Okay? Which is, nakita natin, mga Baptist churches yun. Independent yan. Pero, tag dito, iba pa rin sa iba. Kasi basta, the major doctrine sa yan doon, consider na Baptist yan, at saka galing sa Baptist. Hindi ako naniniwala na kunwari, mayroon nakabasa ng, nagbasa ako, kunwari ako, wala pa akong religion. Kunwari, umalis ako sa Catholic, kunwari, ganun. Gusto ko magtayo ng sarili kong church. Kinumpara ko lahat ng church at nasa, uy, mukhang tunay yung Baptist. Magtatayo na akong Baptist. Hindi ako galing sa Baptist, pero tatayo ako ng Baptist kasi yun ang tunay. Una, hindi ka mag-a-arrive sa ganung conclusion. Paano, di ba? Hindi mo kaya na mag-isa yun. Ang mga nare-resolve, nag-assessed ng mga Baptist, dun din lumaki. Dun siya na-resolve, sinubukan niya yung pananampalataya, pinaglaban niya, nakita niya ang tama, and then dun siya nag-stick. Ganun yun. Kaya ngayon, kung talagang convinced ka na Baptist yung tama, hindi mo kaya nang tayo agad ng church, di ba? Mag-submit ka muna sa isang church, maglingkod ka ng mga ilang dekada, malamang pwede ka na kung gusto mo talagang pastor, okay? Yan ang sagot natin doon. So, dito ngayon tayo sa pangalawang part natin. So, natapos natin yung Baptist church. Ngayon, ikukumpara natin sa mga other churches. Again, live po tayo, ha? Titingnan ko yung sources natin sa internet. So, kung ano sinasabi nila sa sarili nila, hindi tayo nagsabi noon, sila mismo. Ano yung pananiniwalaan nila, saan sila nanggaling, okay? So, umpisahan natin sa mga tanong, sa tanong na, eh, bakit nga bang daming church? Nakakalito yan, di ba? Especially sa mga batang, naligtas ka ngayon, natataka ka. Kung isa lang ang Diyos, ba't ang daming churches? Ba't di na lang niya sunugin yung iba at matira yung isa? Parang hindi kami nalilito, di ba? Nililito ba tayo ng Diyos? O si Satanas ang naglilito sa atin? Si Satanas ang naglilito sa atin. So, pero kung naprotekta yung utak mo ng salita ng Diyos, hindi ka malilito, okay? So, yan tanong. So, ano yung sagot dun? So, una, sinasabi na sa atin ng Bible na maraming pinidik na ng Panginoon yan eh. Tingnan natin dito sa Matthew 16:18. Nabasa natin kanina yun, di ba? Nasaan na ba yung Bible ko? Naalala nyo pa kanina? Matthew 16. Ay, basa na lang din ulit. Ready, go. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Okay, kung nagtayo ang Panginoon, isa lang siya, tinayo niya at ang gates of hell, ibig sabihin lang, representation ng demonyo yun, ah, gates of hell. Tsaka yung empire ng Satanas, ng kalaban. Hindi raw makakapasok, hindi niya matatalo yung church. Eh, ba't ang daming fake churches ngayon? Yun ang tanong. Okay? So, pero sinabi niya, meron siyang church, ha? Pero meron daw mga kalaban. Okay, 2 Corinthians 11. Corinthians 11. Sino nagbasa kanina ngayon, mga lalaki? Ready, go. For such are false apostles,
sinful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if these ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Okay, natindihan niyo po ba? Sabi dyan is, nag-explain kasi dito si Paul. Okay, nasabi niya, gawin natin dapat natin gawin, gawin natin dapat natin gawin. Kasi, ganito daw, meron tayong kalaban. Pag hinayaan ng Diyos na pumasok niya sa atin, patay tayo. Okay? Kasi sabi dito, ha, pansinin niyo yung, ano niya, no? Alam natin yung apostol, na pagsapit kanina umaga, di ba, ito yung mga lingkod ng Diyos na 12, originally. Pero isa Judas pala. So, dun pa lang, meron ng Judas, di ba? So, huwag niyong sasabihin na ito sinasabi kasi na iba, may nagsabi sa akin yun. Pastor, ikaw naman, huwag mo nang pansinin yung mga peke, magturo ka na lang daw ng tama. Parang ganda na talaga, no? Pero pwede ka ba magturo ng tama kung di mo papansinin yung mga peke? Pwede ka ba sabihin, ito yung katotohanan? Ba't mo nasabing katotohanan yan? Kasi ito yung peke. Lagi mo ikukumpara yun, lagi. Kahit anong topic mo, kunwari, tuturo mo sa anak mo, ito, anak, ang malinis. Paano ko nasabing malinis? Kasi ito yung madumi. Diba? Nakita mo kanina ang kalat. Nung nililinis mo, yung pala yung malinis. Diba? Parang ano lang yan eh. Parang grade 1. Diba? Hot and cold. Hot and cold. Ano pa yung sa'yo? Big and small. Bago mo sabihin, ano yung big? Tatay, kasi ito yung small. Ito yung big. Ito yung... okay. Dali naman yan, pastor. Eh, ganun din ngayon sa... Sa religion, ito yung pure, ito yung sa Diyos, ito yung kay Satanas, ito yung kay Diyos. Ganun yun, hindi ka pwedeng magturo ng katotohanan. Tapos, eh, hindi, wag mo sasabihin yung mga kulto yan. Yung mga nagtuturo ng sila yung andon. Ayaw nilang ma-expose. Kaya sabihin na, wag mo sabihin yung mga false teacher yan. Kasi siya yung false teacher. Kasi pag sinabi mong, pag ina-expose, may tao nag-expose ng false teacher, kasama siya dun. Natindihan niyo ba yan? Kaya sabihin niya, huwag mo na-expose yung false teacher. Entendan niyo? Pero sabi sa Bible, malinaw, bakit may mga maraming churches na peke? Kasi nga may mga peking apostol eh. Kunwari, yung apostol, di ba? Mga banal yan, mga ginamit yan ng Diyos. Kahit mga simpleng tao, nagpagamit sila sa Diyos. Amen? Salamat sa mga apostol. Kaso may peking apostol. Huwag niyong kakalimutan yun. Amen? At sabi dyan, no, transforming themselves. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ang nagtatransform sa atin yung salita ng Diyos. Dati kang karnal, pero nakita mo salita, natuluan ka, tatransform ka ng salita ng Diyos, ng Panginoon. Amen? Itong mga to, sila nagtransform sa sarili nila. Yung totoo dun eh. Kunwari, banal ako. Kunwari, ganyan-ganyan ako. Eh dahil hindi ang Diyos na nagkumilo sa kanila, kasi nga, nag-assume-assume lang sila ng Kristiyano sila, paano sila matututo ng dati nilang matutunan? Hindi nila matutunan yun. So, iwasan nyo yun. Amen? Kaya sana magpasalamat kayo, mayroong Baptist Church dito. Ang dami dyan nagusulputan ngayon. Sabi nga sa inyo, kay ano, yung kina doon sa salamat. Nagugulat ako, nilakad pa nila. Makatin lang doon sa Pentecostal na doon. Kaya pag-usapan natin yung Pentecostal. Pero, yan sabi dito ha, may mga false apostle, may mga deceitful workers, manluloko. Okay? Masipag yan, worker eh. Kaso, manluloko. Transform nila yung sarili nila sa apostol, kahit hindi. Sabi dito na ni Paul, huwag kayong magulat. Ay, pastor, di ba masama yun? Yeah, marami masamang tao dito, okay? Reality yun, huwag kang magulat. Sabi ni Paul, huwag kang magulat kasi sa Satanas mismo, transform din ni Satanas yung sarili niya. Alam niyo ba yun? Si Satanas, ang galing niya, pag tinignan mo yan sa kanyang palabas, ha? At pag hindi ka nakakaintindi, kala mo ang galing. Ang galing naman ng mga Katoliko, talagang yung aganyan yun, no? Pag nagparada yun, siguro banal na banal yung pari na yun. Kasi puro, ang laki ng Bible niya, tapos meron siyang... Tapos, ilang taon ba nag-aaral yan sa ano? 12 years daw? 12 years? Anong banal na banal siguro? Anong inaaral nila? May kilala akong ganyan, tinanong ko. Nakakwento ko na sa inyo, di ba? Kaibiga, pinsan ni... Basta, best friend ko dati. Okay? So, hindi siya naging pare. Hindi niya alam kung bakit. Secret. Okay? Pero tinatagtanggol niya pa rin ang kanyang religion. Pero tinanong ko na lang kasi
Gusto ko maging matalino. Gusto ko lang magkaroon ng ano, di ba, material. Sige, paano ginagawa nyo doon? O din isa-isa sa akin, ah, yung first year nyo, ganito, puro philosophy yung inaaral nila. Inaaral nyo ba yung Bible? Kasi yung sinasabi ni Pastor dito sa akin. E di, tingnan ko kung totoo. Totoo nga. Yung mga pari pala, sa tagal nila nag-aaral sa kumbento, kung ano man yan, seminaryo, nag-aaral nila, puro philosophy ng tao, hindi Bible. So, ngayon, maglilingkod ba sa Diyos yan? O sa tao? Eh, doon yung inaaral nila eh. Yun ang alam nila. Hindi ligtas yan, okay? Kaya sabi dito, there is no greater thing if his minister, ibig sabihin, kung si Satanas nga, mapagkunwari, eh yung mga tagapaglingkod ni Satanas, anong gagawin nun? Siyempre, ganun din, pagkunwari. Hindi nila tayo lalabanan ng harapan. Maniwala kayo, basag sila. Wala pa akong nakitang ang anak ng demonyo na kipagbasagan sa lingkod ng Diyos. Alam nila yon, kaya hindi, ganyan, hindi sila lalaban ng ganyan. Amen? Ang ginagawa nila, kunwari, lingkod ng Diyos, tapos maliligaw yung iba. Lolokoy nila iba. Amen? Kaya, yan ang unang sagot sa tanong natin. Bakit maraming false church? May kalaban ng Diyos, at galit sila sa Diyos, bababuhin nila ngayon yung church. So, ang tanong kanina, bakit si Manalo doon, nagtuturo ng napakalayo sa Bible? Eh, well, lingkod ng demonyo, anong gagawin nila? Ang ba, manluloko sila, magtuturo sila ng tama, para lang yung mga tao, eh, nagtuturo naman ng tama, eh. Tapos, ha? Anghel daw si Manalo. So, ganyan yan. Naintindihan ba? So, yun ang una. For, Matthew 17:15, kinabisado natin yan. Ano yan? Beware of false teachers. Which, false prophet, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Okay? Alinaw no, si Jesus na nagsabi nun. Huwag kang magtaka, okay? Pastor, huwag kang manira. Hindi ako naninira, si Jesus nagsabi nun eh. Inuulit ko lang kasi naniwala ako kay Jesus. Amen? Amen. So, ulitin ko ulit yun kasi totoo yun eh. May mga kunwaring lingkod ng Diyos. Kunwari sheep, ibig sabihin nito, masunurin. Yung pala, mga... Ano yung wolves sa Tagalog? Lobo. Lobo. Hindi nakakatakot sa Tagalog yung wolf, eh. Lobo. Anyway, Matthew 7:21. Ano yan? False believers, di ba? Not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God. Ha? Ha? Ano? Ano sabi mo? Okay na. 7:21. Not everyone that say, oh, tama. Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Okay, so marami nagpapanggap, Kristiyano kami. Sabi lang nila yon. Sabi dyan sa verse na yan, hindi lahat na nagsasabing Kristiyano sila. Hindi lahat ng praise the Lord, nila yung Kristiyano. Lino, di ba? Sino daw maiging maliligtas? Mga anak ng Diyos, mga sheep? Silang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano yung kalooban ng Ama? Unang-una, mangyari sa inyo, maligtas ka. Kung di ka ligtas, hindi ka Kristiyano. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, Colossians 2:8. Ito naman, may mga tao daw nagtuturo, hindi ng Bible, anong tinuturo nila? Tradisyon ng tao. Sige. After the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Okay, sa Tagalog, mag-ingat kayo. Hoy, mag-ingat kayo. Yung may mga tao dyan, pag inabing spoil, kasi parang ina-spoil kayo, di ba? At especially yung spoil, ang meaning yan sa Bible kasi actually parang ninanakawang kayo. Galing sabihin nun. Sa pamamagitan ng philosophy and vain deceit. Ano yung philosophy po? Ang daming sinabi nito ng tao, hindi ko na maintindihan, pero parang tama, pero parang mali. Hindi ko maintindihan. Kaya sasabihin nila sa'yo, hindi pala sinabi ng Diyos yun. Hindi pala sinabi ng Diyos yun. Yun pala ay panluloko. Sabi dito, after the tradition of men. Ano yung tradition? Nakasanayan na, di ba? So kaya maraming Katoliko, maraming iglesia dyan, may nakausap kami, maraming na iglesia, yung iba naligtas, maraming hindi.
Kasi ang linaw, ang turo ng iglesia ni Manalo, si Kristo daw tao lang. Yun lagi yan eh. Yun ang pinaka-problema nila malaki. Kaya ipo-point out ko agad dyan. Si Kristo ay Diyos. Nasa Bible, di nakita nila. Tatanungin ko yan. O sabi ng Bible, si Kristo ay Diyos. Naniniwala ka ba doon? O yun, sabi ng Bible eh. Dali, tinuturo sa amin si Kristo tao lang. Naalala niya. Hindi naman iniwala sa'yo. So, sino pinili niya? Sabi ng Bible, si Kristo ay Diyos. Ang sabi ng ministro nila, si Kristo ay tao. Sino pipiliin mo kung matalino ka? Siyempre, yung Bible dapat, di ba? Pero dahil traditional nila yun eh. Bata pa ako, pastor, alay na ako, dito na ako pinanganak, sumumpa ako pa akong ganyan, dito na ako, kahit ang turo ng ministro, yun ang susundin ko. Nakita nyo? Parallel dito, di ba? Tradition of men, after the rudiments of this world, sabi dyan, nasa niyong philosophy. Yan, philosophy ng tao. So, bakit ganun? Kasi nga, nabiktima na sila. Again, pwede pa silang kumawala doon kung gusto nila. At of course, inti-unti yan, pag tayo na gusto winning, isa-isa binabali natin yan eh. Binabali natin mga sinungalingan ng kalaban. Tapos later, siya magde-decide. Magtitiwala ba ako dito sa stranger na to, na meet ko lang, soul winner, o sa lumaki na ako? Ang hirap na decision nun. Pero kung matalino siya, magnamalataya ka sa sinabi ng salita ng Diyos, di ba? Kasi nagtanong ka din naman eh. Oh. Did you ba witnesses? Anong mali? Amaya, isa-isa natin yan. Basta pare-pare sa madalas sa kaligtasan. Mali sila. Okay? So, kaya huwag kayong magugulat ha. Pero kasi common objection niya, sabihin na, pastor, wag mo nang, bayaan mo naman sila. Wag mo sabihin silang mali, mali nga. Paano kayo tatama yung katotohanan? Ano yan? Wala ko, naglalaro ko eh. Okay lang yan. Sige, nasa na ba ako? False believers, false teacher, tradition, and last is mga doktrina ng mali din. Kahit kahapon sa Doctrine of Devils tayo, di ba? Nakita natin yung mali nila. Dito sa Jude 3. Sino nag... Ako na lang. Sundan niyo ako, ha? Ayan, beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Sa Tagalog, sabi niya, uy, seryoso tayo, ha? Tinuturuan kayo na meron dyan na mga maluloko nga, kaya dapat paglaban niyo yung totoo. Isa sabi ni Jude. Okay, yung pananampalatayang tama, paglaban niyo yan. Kasi lalabanan kayo ng iba, mamaliin nila yung tamang pananampalataya. Siyempre, dadagdagan nila ng kasinungalingan. So, paglaban natin daw, sabi dito, yung pananampalataya. Tapos sabi dyan, once delivered, sabihin, isang beses ka lang tumanggap sa Panginoon. Yun yung chance para maligtas. Pag tumanggap ka, ligtas ka na. Yun na yun. Bakit daw? Kasi ito sabi niya, for there are certain men crept in unawares. May mga tao daw, ha? Pag sinabing certain man, kilala yan. Hindi yan something na, sino kayang Judas dito? Alam na nila na may Judas. Nakikita niyo ba yun? Kaya pag sinabi ko ngayon dito, guturo ko, yung Pope na yan, loko-loko yan. Okay yan. Dapat huwag kayong magulat, ha? Hindi ako nang aaway, okay? For no reason at all. Kailangan natin gawin yun dahil yun sinasabi din ng Bible, okay? May mga tukoy na tao, talagang loko-loko. Ibig sabihin ng crept unaware, saan yung sabihin nun? Sino mahilig mag-spy dito? Alam niyo yung crept gapang, yung unaware, ibig sabihin, hindi ko alam. Parang si Judas, basically. Si Judas, kala mo, ligtas kasi apostol daw siya, di ba? Eh, hinayaan naman ng Diyos, pero may purpose ng Diyos doon. Anyway, si Judas, kala mo, disipulo, kala mo, ligtas. Hindi pala, Judas nga eh. So, ganun daw, mag-ingat tayo ngayon. Huwag mo sasabihin, basta Christian group din sila, okay na yan. Sabi ng Bible, mag-ingat tayo. Amen? At anong ginagawa nila? Who foreordained to condemnation, ungodly man, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So, baliktad, no? Sinasabi nilang Kristiyano sila, pero hindi pala. Tinatanggi nila si Jesus. Ang linaw na salita ng Diyos. Hindi yan. Hindi totoo yan. Ganun itong mga to. Kaya mag-ingat. Okay?
So, huwag kang magtaka ngayon kung bakit maraming religion. Kasi, may mga tao na kahit malinaw yung salita ng Diyos, ayaw nila nun, may sarili silang agenda, may sarili silang katuluan. Okay? So, tandaan natin yun. Bad. Ah, bad. Yung ibig sabihin dito sa porn, ibig sabihin dito sa porn na turning the grace of our God into lasciviousness. O, natakil na natin. Hindi ko na nga dinaanan kasi nga, binilis ako na lang. Basta ibig sabihin ng lasciviousness ka, basta sa parang ganun. Nabanggit ko nga last time, di ba, kahapon lang. Di ba, pare. Supposedly, banal na banal. Okay? Eh, theory lang naman namin to, pero malamang, sinasabi ni na Jamie. Yung, kaya naging 80s yung isa, kasi yung ate daw niya, parang namolest siya nga. Yun, nun. Bakit ka pare, ikaw pa yung mong gagawa ng ganyan? Kasi nga, may advantage sila. Takot yung mga yan kasi kala nila, banal yan, ha? Huwag mo isusumbong si father. Ganun yun. Okay? Okay, so next is, yan, maganda to. So, kukumpara natin mamaya yung tunay na Christianity sa mali, ano importanteng intindihan natin according sa lesson natin? Basta nakihirap nyo, ang dami religion. Nasabi yung utak ko. Hindi naman ako investigador na pwede kong balikan pa yung sinasabi mong si Constantine, di ba? Pabalik ka pa ba doon para malaman mo Catholic mali? Hindi mo kailangan. Ito lang daw yung tandaan mo according sa ating lesson. Alamin mo to. Sinasabi ng kung sino mang false teacher yan, ito yung sinabi niya. Ito yung sabi ng salita niya. Pagkumparain mo. Pag hindi siya sumakto dito, mali ito. Ganun kasimple yun. Okay? At mamaya, isa-isay natin yung ibang yan. So, dito na tayo sa mga different churches. This time, ha? Itingnan natin sa Wikipedia. So, hindi ako nag-invento ng pag sinabi ko, yan ang katuluan nila. Eh, pastor, ikaw lang nagsabi niyan. Hindi, titingnan natin mismo sa kanila, eh. Okay? So, Baptist tayo yan, eh. So, Roman Catholic. Allegiance to Rome and tradition. Okay, tingnan niyo yung katuluan ng Catholic sa tradition. Ito, wala akong prepare na ano. Catholic tradition or Bible. Hanapin lang natin kung ano yung sinasabi nila. Doon tayo sa ayan. Ang tawag doon, sacred tradition. Naanod ko na ito dati, pero hindi ako nag-prepare ng material. Kasi alam ko, internet naman tayo. Anong sinasabi ng... Okay, kung sino na may gusto ng champurado. Taas ng ano, kamay. May inaantok. Taas ang kamay, ha? So, pero yung tenga niya sa amin, sa akin. Okay, sige. Bigyan mo rin ako na ikape. Ay, kape. Oh, inaantok ako, eh. Ay, na yung color. Ah, tingnan niya ito, ha? Taas lang, taas. Lahat na nine, lahat na nine. Living ka. Sarap ng buhay niya. Okay, okay lang yan. Sige, pero yung tenga niya dito, ha, para matuto kayo. So, according sa kanilang term, okay, hindi lang Catholic. Pero isa yung Catholic dyan, naniniwala, sinasabing sacred tradition, okay? At ang sabi nila, ito yung mga tinuro ng apostol, and therefore, ito yung susundin namin kahit wala sa Bible. Kasi yun ang tinuro ng mga nagturo sa amin, eh. Ang tawag nila doon, sacred tradition. Okay? Yan, tingnan nyo dito, ha. Hindi ko inimbento to, ha. Nakalagay ito sa, ano, sila mismo nagsasabi, nagko-collaborate yun, nilalagay dito. Yan. Christians believe, hindi lahat ng Christian to, ha. Ito yan. Yung mga nilista dyan, Anglican, Orthodox, Assyrian, mga sekta-sekta na yan. Alam nyo, sekta? Mga grupo ng Kristiyano, quote and quote. Sabi nila, ganito. So tayo, nakita nyo kanina, yung sinabi ko sa mga Baptist, ang pinapaniwala natin, nasa Bible. Pag wala sa Bible, tahimik din tayo. Pag sinabi ng Bible na mali, sigurado yung mali, kahit parang, kunwari, meron kang kaibigan bakla, kunwari, ganun. Sinabi ng Bible, pinapatay yung bakla. May kaibigan akong bakla, mali siguro yung Bible. Sino susundin mo, di ba? Siyempre yung Bible, kung Baptist ka. Okay? Sila, anong sinusunod nila? Sabi dito, Christians believe the teaching of Jesus and the apostles were preserved in scriptures
as well as by word of mouth. Sa Tagalog, naniniwala rin daw sila dito, pero naniniwala rin sa ibang bagay na na-preserve sa salita. Ibig sabihin, kwento-kwento. So may mga kwento-kwento daw na binahagi sa kanila, at syempre wala sa Bible. Kasi kung nasa Bible, di na kailangan yun, di ba? Pero may mga bagay doon na wala sa Bible na pinasa sa amin to eh. Ito yung sabi ng mga Holy Fathers. Kaya ngayon, kahit wala sa Bible, pinaniniwalaan nila. So, ako ba nagsabi na, no, yung sila mismo? Sila mismo. So, tama yung lesson natin dito. Ang isa sa mga bukod sa mali ng Catholic, binabaliktad nila kung ano yung malinaw na turo. Isa sa mga example natin para makinig. C6, go C6. Makinig, focus. Okay? Sabi ng lesson natin, tsaka tinignan natin ng live sa independent sources, sabi nila dyan, naniniwala sila dito at saka sa iba, di ba? Bad. Okay, mamaya po tayo. Sige, sagitan natin. Yung purgatorio, tignan na natin. Okay, pinauso nila yan. Okay? Catholic purgatory. Matatagalan tayo, yan lang. Nasa purgatorio ba? Nasa Bible ba yung purgatorio? Wala. Wala. Pero ba't nagkaroon sila ng ganong katuruan? Tingnan natin. Ano sinasabi? Yan. Mostly Catholics. An intermediate state after the physical death and expiatory purification. So again, ang sa Bible, langit lang, impyerno, ganun lang. Yung kaluluwa mo, pag wala ka sa langit, sa impyerno ka. Pag wala ka sa impyerno, sa langit ka. May question? Question? Okay, huwag yung tataas yung kamay nyo. Saan ang galing to? Okay? Okay, sabi dito, tradition. Okay, nakita nyo yan? Kasi wala silang papakitang Bible. So, kaya saan nila kinuha yung purgatorio sa tradition? Again, alam yung tradition, pinasa lang sa salita. Uy, sabi ni Lola, masama yung ano, yung pusang itim, sabi ni Lola. Ibig sabihin, paniniwala kasi sabi ni Lola eh. Tradition yun, di ba? Yung ibang tradition, maganda. Mamaya, sasabihin din ni Paul yun, maganda tradition. Pero may mga tradisyon na pag wala sa Bible at kontra sa Bible, masama yun. Huwag mo itataas yung tradisyon mo. Ito yung Bible. Ibababa mo. Ito yung tradisyon mo. Okay? Naitindihan ba? Sige, tanong lang. Ha? Basta yung sabi dito, nanggaling yung purgatorio sa tradisyon. At sabi dyan, by reference certain texts of scripture, hindi sa Bible yan. Kinuha nila yan sa mga apokrypha. Okay? Kasi kung meron yan, kinote na dito yan. Tama? Kasi ganun tayo, di ba? Kanina nag-aaral tayo. Sinabi ni Pastor, ganun. Kasi sabi sa Bible, ganun. Sila, sabi nila, eh, kasi sabi ni Pope something. Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung makikita natin yung Pope na nagpa-umpisa nito. Yan, history of the belief. Yan, so saan ang galing? Sa Bible, hindi. Sabi sa ito, between 1160 and 1180, giving rise the idea of purgatory as a place, the Roman Catholic tradition of purgatory as a transitional condition has a history that dates back even before Jesus Christ. Okay? So, saan nila nakita yon? Walang sinabi ditong Bible. Tama? Dito sa part na to. May kinote ba silang Bible? Wala. Ano sabi dito? The same practice appears in other tradition. Hindi Kristiyano. Such as the medieval Chinese Buddhist practice. Yun pala yun. Okay? So, sa mga Buddhist Chinese practice, meron na silang offering sa mga patay kasi katulad ng ginagawa ng Catholic kasi para baka maligtas yung namatay kong lolo, okay, mag-offer tayo sa Diyos. Para maligtas. Hindi nga, sa Bible, isang beses lang, di ba?
I'm disappointed that the man wants to die, but after this, the judgment. Okay? Ganon sa Bible. Pag namatay ka, usgaan ka na. Hindi ka ano, palakihan ng ano, ng donation sa church. Walang ganon sa Bible. Okay? Okay, so tapos na tayo sa Catholic. May tanong pa sa Catholic? Sino ang Catholic dito? Lahat naman ng Pilipino, karamihan eh. Okay, ano yung dinagdag na book? Ito. Search mo lang, Apocrypha. Apocrypha. Yan yung dinagdag din sa mga books. Asa na ba yun? Ano, may kinalaman sa Judaism, Buddhism. Ay, hindi. So, ito. Asa na ba yun? Ito ata. Basta yung mga Maccabees. Diba? Nabasa mo sa purgatory, diba? Naglo-load. Sa isa lang, okay? Yung tenga niya sa akin lang, ha? Nasa na ba yun? Basta dinagdag lang nila yun, yun ay, yan. List of 60, iba kasi ito, eh. Nasa yung mga kabis? Hindi, may... Ito ba yun? Yan, may Gospel of Thomas, may Gospel of Judas. Okay. Ay, natata pala yun. So, Psalms of Solomon, 3rd Maccabees, 4th Maccabees, Epistle of Jeremiah, Book of Odes, Prayer of Manasseh, Psalms 151. Iba Psalms 150 lang? Dinagdagan. Anyway, kulang pa to eh. May mga Tobit pa dyan, ano ko eh. Okay, so ano yung Apocrypha? Yan po yung dinagdag ng Catholic sa kanila, sa Bible nila. So sa atin, kaya actually unique na unique ang Catholic talaga, sila lang may ganun. Okay. Sila lang ang may ibang Ten Commandments, sila lang yung sumasama sa Diyos-Diyos, sa idols. Okay, so na-encourage ba kayo? So yun lang, tapos tayo sa Catholic kasi actually mayroon tayong preaching dito na yan, di ba? Apat na meetings, pinag-aralan namin yung Catholic tsaka yung mga errors nila. So, at least, nadaanan ulit natin ngayon. Next! Presbyterian. Mamaya, madadaanan ulit natin ito. I-trace natin sila. Presbyterian. Pag sinabing Presbyterian, kinuha nila sa Bible din yung Presbytery. Ibig sabihin ng Presbytery, mga ano rin yan, mga pastor din yan. Okay? Elders. Kaso, ang pagkakaiba nila, Protestant yan. Alam yung Protestant? Narinig nyo naman yung Protestant na term? Pag sinabing protest, masama bang mag-protest? Depende. Kung masama yung pinoprotest mo, hindi masama. Pero natin, sige na, katulad yung bakuna, mandatory vaccine, magpo-protesta ako dyan. Kasi masama yun, di ba? Pero pag, pag mabuti naman, hindi mo ipoprotesta. So yung mga Protestant ay galing sa Catholic. Okay, tandaan nyo yan, ha? Kaya Protestant, nag-protest nila laban sa Catholic. So karamihan kasi nung talaga, Catholic halos lahat ng Europe. Okay, parang tayo ngayon. Karamihan, Catholic. Eh, nakita nila na parang mali. Talagang maraming mali Catholic. So, nung nagiging sobrang obvious na, na hindi na maitago, kahit sa mga kapwa, mga unbeliever, hindi nila matago na mali yung Catholic. Kasi yung mga Pope, mga loko-loko na sobra. Daming asawa, magnanakaw. So, hindi nila matago. So, marami na lumaban. Okay, kaya ngayon, umalis sila sa Catholic. Okay, so the likes of Luther, Calvin,
and yung mga kasama nila. Okay, kaya ang tawag sa kanila Protestant. Pero, dahil galing sila ng Catholic, makakalis ba sila basta-basta sa mga turo doon? Hindi sila basta makakalis kasi kinalakihan na nila yun eh. Nasanay na sila na hindi sila sa Bible magbabasa, lagi may kasama. Yung mga church fathers, ganyan-ganyan. Kaya ngayon, ginagawa ng mga Catholic tsaka Protestant, anong ginagawa nila tsaka Presbyterian? Nagbabaptize sila ng baby. Tama bang i-baptize ang baby? According sa Bible, hindi tama yun. Pero sa Catholic tayo, nasanay tayo talagang pag-baby yan, baptize yan, di ba? Pero sa Bible, hindi pwede yun. Ang ibabaptize, ligtas na. Amen? Dedication, parang panalangin lang yun eh. Parang kay Samuel, kung maalala mo si Samuel, dinedicate siya sa Diyos. Kanyang nanay, tsaka nung high priest. Yun lang yun. So, hindi pa siya Kristiyano. So, actually, sabi nga lang yung pastor dito, ang dinededicate talaga doon yung buong pamilya. Kunwari, may baby ako, si Shana, di ba? Dinedicate mo yun sa Diyos, pero ikaw, dahil ikaw yung tatay, parang nangangako ka ngayon sa Diyos. Pero hindi required yun. Ito sa mga anak ko, si Stephen lang ang dinedicate kasi gusto kong yung mga kaibigan kong mga unbeliever, madala sa church, kesyo may dedication. So, ano sila? Punta sila, di ba? Pero si Peter, si Aiden, si, hindi na dinedicate yan ng ano, wala nang ano yan. Wala nang seremonya yan. Kasi automatic yan, dinedicate ko na sa Panginoon. Pag-pray lang, si Pastor, inano ko lang kay Pastor yan. Pastor, mag-pray nyo na to si, ano, si Stephen, si Peter. Hindi na ako gagastos. Kasi pag may dedication, mag-gastos na naman yun. Tapos parang pumapantay tayo sa Catholic din, na binyag. Hindi binyag nga yun eh. Isang dedication. So, sabi pastor dito, pag-pray mo na to. O, bigyan na lang kita kahit nga hindi, wala eh. Diba? O, ganun lang tayo, hindi yan required. Pero kung gusto nyo na may anak kayo, kung gusto nyo ng konting ano, ceremony, gusto nyo ng konting madala nyo yung mga ano nyo, mag-anakan nyo, okay lang din sa akin yun. Walang problema dun. Kasi wala tayong babiolate, definitely. Scripture, okay? So yan, masamang i-baptize ang baby. Hindi binabaptize ang baby. Ang binabaptize, adult. O yan, yung mga yan. Sino na-baptize na dito? Pinakamalit si... Na-baptize ka na, Julia? Makalimutan ko na eh. Si Flame, gusto mo ma-baptize? Mag-usapan natin. Okay. So, basta nakakasagot na, tatanungin ko lang naman yan, ligtas ka na ba? Anong ginawa ko para maligtas? Anong palataya ka? Ganun lang kasimple, hindi natin pinapahirapan, okay? Next is yung Methodist. Pag sinabing Methodist, another group ng Christian yan, na Christian churches, okay? Na naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Okay, nawawala ba ang kaligtasan? Kung ligtas ka, kung ligtas ka, hindi ka niniwala na wala kaligtasan. Kasi nga, hindi na mawala yan eh. Kasi anak ka na lang ang Diyos eh. Babawiin pa ba yung regalo ng kaligtasan? Hindi na. Okay? O, tingnan natin din sa internet. Hindi natin titignan yung iba kasi, yung iba kasi hindi natin kilala eh. Question? Question ka? Okay, tatas lang kami. Hindi ko tanong. So, ito kasi ibang to, hindi na natin kilala eh. Konting-konti lang to sa Pilipinas, dadaanan ko na lang ha. Basta Methodist, ano sila, they can lose their salvation. Mali yun. Okay? Church of England, parang Catholic lang din yan. Okay? Tsaka Church of Ireland, parang Catholic na state religion. Mali yung state religion. Okay? Napanood natin kanina, sinabi ko kanina, di mo pwedeng pilitin ng tao. Pag totoong Kristiyano ka, hindi mo ipipilit yung blessing. Amen? Hindi mo ipipilit yung kaligtasan. Ano mo ipipilit yun? Sila dapat magpilit sa'yo. Kaya nila. Hindi mo ipipilit yun. So, ipipreach mo na yung katotohanan sa kanila. Tanggapin nila o hindi, bahala sila dun. Amen? Pero yung mga yan, yung mga Catholic, Church of England, Episcopalian, hindi. Yung Episcopal kasi, sa US yan. Pero Church of England din yan. Nag-iba sila ng pangalan kasi nga, galit yung Amerikano sa Church of England. Yan ang totoo dun. Kaya nagbago sila pa. Anyway,
Church of Ireland, parang Catholic yan na, state religion. Okay, di natin nadaanan yun kasi wala tayong nakikita ng ganyan. Dito tayo ngayon sa mga Pentecostal. Narinig nyo na ba yan? Yung mga Pentecostal na yan, takot yan sa Baptist. Alam nyo ba yun? Kaya ginagawa nila, tinatago nila yung pagiging Pentecostal nila. Kaya ang gagawin nila, kahit Pentecostal sila, may tang sila, may mga ganon, kilala nyo ba yun? Kaya sinasabi ko sa inyo, may magyayaya sa inyo yan. Punta tayo sa church, kunwari, nililigawan mo. Punta tayo ng church. Diba? O siyempre, ikaw naman, sige nga, tingnan natin. Tapos pag nag... tumakbo ka na. Pentecostal yun. Okay? Nilalayoan na nila yung term na yan kasi nakilala nga sila ng mga false teacher. Andyan, usong-uso dyan yung mga pastora. Yan yung uso dyan. Pag may pastora, malamang sa hindi, Pentecostal yan. May mga drums. Masama ba yung drums? Yung drums, hindi masama. Pero pag ginagawa mo sa church siya, para matrack yung mga young people, magrarak-rakan yung young people, mali yun. Tama? Mali. Hindi mo gagamitin yung tayo dito, Bible lang. Yung ayaw sa Bible, lumabas. Hindi natin kayo gusto dito. Amen? Tumayo nyo sa Diyos, ayaw sa Bible, gusto nyo rock and roll, doon kayo pumunta kay pastora, maglolokohan kayo doon. Amen? Hindi, maraming pastora dyan. Diyan na uso yan. Kasi nga, wala silang pakialam eh. Sabi lang nila, eh gusto kong maglingkod sa Diyos. Bakit ba? May pigilan mo ba ako? Pinigilan ba kita? Ang Diyos ang pumigil sa'yo, magpastora. Okay ka lang mag-soul winner, tama? Si Ma'am, sa Ma'am Mea, naglilingkod yan sa Diyos. Amen? Amen. Hindi niya kailangan maging pastora. Tahimik lang siya pag tayo nag-preach. Amen? So, pwede ka maglingkod sa Diyos. Anyway, ano pa? Emphasis on miracles and experiences. By the way, tingnan na natin kasi seminar naman tayo. Para lang baka sabihin nyo, Pastor, di mo kami naningin sa mga yan eh. Pakita ko sa inyo yung sinasabi ko eh, no? Pentecostal. Street Fighter. Ah, meron. Tignan niya. Yan, Benihin yan. Si Benihin. False teacher, Benihin. Yan, nakita niyo na yan? Meron kaming kilalang ganyan. Slaying of the Spirit daw. Boom! Nakakatawa, pero meron ganyan. I-invite nila kayo sa ganyan. Okay? Yan, false teacher yan. Loko-loko yan, oh. Ang daming tiniro, laglag lahat. Bonus stage. Boo! Scripted yan. You win. Okay. Hindi natin nahanap, hindi natin magatuloy. Pero, totoo ba yan? Hindi. Na-invite ako dyan. Tinutulak nga rin ako kasi nag-pray na sila. Ay, ganyan ako. Kasi hindi niya ako lolokohin dyan. Kasi ano yun eh, parang sa company namin, Kesyo, oh, ini-invite namin yung mga gusto niyang pumunta sa church after office. Okay. Eh di syempre naman, ako, sige, why not? Diba? Eh, baptist na ako. Sige, punta ako dun. Maya-maya, nagaganyan na yung mga tao. Mas medyo nagiginig na yung iba. Sabi ko, sandali ha, dito lang ako. Yung iba, nalalaglag na. Hindi ako pumipikit kasi delegado ka dun. Huwag kang pipikit dun access. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo. Kasi mag-i-invite talaga. Tanungin nyo agad, Pentecostal ba kayo? Okay? Again, pag iglesia ni Manalo, sabi ko lagi sa mga dito eh. Pag iglesia ni Manalo, sabi nila, we are proud to be iglesia ni Manalo. Tanungin mo agad, si Kristo ba tao, Diyos? Manginginig na yon. Hindi ka na ulit i-invite nun. Amen? Kasi mga loko-loko yan eh. Ngayon, yung iba ngayon, yung iba, kasi victim nga lang yung iba. Amen? So kaya sabi nyo, tanungin nyo, kasi itong taong to, kung may, kunwari, si Yesha, iglesia ni Manalo, okay? Eh, kaibigan mo si Yesha. Ayoko naman siya ang bastosin. Amen? Kasi na-victima lang naman siya eh. Kaya sabi ko kay Yesha,
Yes, siya. Si Kristo ba tao o Diyos? So ngayon, yung kaibigan ko to, na nabiktima lang, nag-iisip siya ngayon. Amen? Kung magsisinungaling siya sa akin, nasa kanya na yun, pero hindi ako sama sa kanya. Dahil ang tulo na iglesia ni Manalo, si Kristo tao lang, sabi sa Bible siya ay Diyos. Okay? Ganun din sa Pentecostal ngayon. Tanungin mo, ano may church yun? Pentecostal ba yan? Maniwala kayo, mahihiya na agad dyan. Pag sinabi nilang medyo Christian, ganyan lang, born again Christian, yan ang mga ano lang yun eh. Eh lahat naman ang total Christian, born again. Okay? Kaya tanungin mo rin sila, may tongue speaking ba kayo? Tongue speaking? Sa Bible lang tongues is language. Ang ginawa ng mga Pentecostal, ginawa nilang parang sign daw ng mga ligtas ka daw, ganyan. Hindi totoo yun. Amen? Kaya tatanungin nyo agad, Pentecostal ka ba? May tongues ba sa church nyo? Huwag ka nang umaten kung matalino ka. Dahil yung mga nakita nyo kanina, makinig, nakita nyo nanginginig, ano kaya yun? Tinira ba sila ni Ken? Hindi yun. Nilagyan lang yun ng ganon. Pero originally, talaga natutumba yung mga yun. Bakit? Kasi napoposes ng demonyo. Yun ang totoo dun. Hindi na silang may control sa sarili nila. Yung mga tunay na Kristiyano, kahit ako ngayon, kung gusto kong tanggihan ang gusto ng Diyos, kaya kong gawin yun. Sila hindi daw nila matanggihan kasi nga, demonyo na pala yung pumapasok sa kanila. Andan yan, sinabi ko sa inyo, wala na utang sa inyo. Okay? So, ganyan ang Pentecostal. Emphasis on miracle and experiences. Punta ka sa Diyos at ma-experience mo ang Diyos. Paano ma-experience ang Diyos? Tayo hindi natin na-experience ang Diyos, kinikilala natin ang Diyos. Amen? Inaaral natin yung salita niya, iintindihin natin, i-apply natin, hindi natin na-experience. Paano ma-experience ang Diyos? Sa Pentecostal terms yan, mga Pentecostal terms. Ang Baptist na tunay na hindi pa na-influensya ang mga yan, hindi natin ginagamit yan. Amen? Tsaka miracle na dayaan din yan. Uy, napagaling, si ganyan, may cancel, gumaling. Paano ka naman na siguradong may cancer talaga yon, di ba? Eh, ang daming dumadalo dyan, ang daming nilang pwedeng lokohin. At pwede ka magbayad ng 1,000 lang, kunwari kay Yesha, kung Yesha, kunwari mayroon kang cancer dati, ha? Kasi pag pe-pray kita, tas gagalig ka, kunwari, eh, wala ka naman talaga sakit. Magsisinungaling na to kung walang pera to, kung kailangan niya ng 1,000, 2,000. May sinungaling na yan, amen? So, ganyan Pentecostal, masyado silang emphasis sa miracle. Tayo, ang miracle natin, yung kaluluwa, pag naligtas yan, yun ang miracle natin. Kasi sa hirap ngayon, na kontrahin itong mga maling aral, ang hirap maligtas sa mga tao. Yun ang totoo. Kahit napaka galing mo ng soul winner, kabisado mo yung Bible, magaling kang mag-present ng Bible, kala mo maliligtas lahat ng kakausapin mo? Hindi. Eh, kinig pa ba? Pentecostal Church, umiwas kayo dyan. Ganon din yung mga non-denominational. Nabanggit natin yung denomination, yun nga, yung Presbyterian, Catholic, Orthodox, Methodist, ay, mga denomination niya. Ang gusto na itong mga to, ay, hindi kami doon, hindi kami ganyan. Kahit anong denomination kami. Galing, di ba? Para lang, pumasok kayo lahat sa amin. Ganon yan. Hindi magpapakilalang Baptist yan. Hindi kami Baptist, pero niniwala yung ganun yan ang style nila. Para lang kayo ay pumasok. Okay? Kaya sabi dito, no real doctrinal stand. Wala silang doktrina. Alam niyo yung doktrina? Yung pwede mong tanong yung pastor, paano ba maliligtas? Anong kailangan? Kailangan ba magpabaptize? Yun ang doktrina, di ba? Kasi either yes or no lang yun eh. Di ba? Pastor, ano ba? Ano yung mga tinatanong kanina? Di ba nakikita niyo yung sagot ko direkta? Pag ayaw nyo, ayaw nyo. Kung gusto nyo, gusto nyo. Pero direkta, hindi ko kayo iiwan nakahang. Ano nga sabi ni Pastor? Hindi ko maintindihan. Diba? Hindi ko iiwanan ganun. Magalit kayo, matuwa kayo, maniwala kayo o hindi. Sinabi ko yung stand ko. Kasi ganun dapat ang doktrina, malinaw. Amen? So itong mga to, walang tinatayuan. Ang iatra ka lang nila, oh, maganda dito, brother. Hindi ka pa nga kilala, brother ka na agad. Ako, nag-iingat ako sa ganun. Pag tinawag kong Brad, talagang kapatid yun, ligtas yun. Itong mga tasabihin, Brad! Ganun agad yun, sister! Question? And then, ito yung mga obvious na, actually, iba, kulto rin. Pero ito yung mga obvious na kulto, yung mga Mormons. Bakit? Kasi naniniwala sila, mayiging Diyos sila.
Okay, kung hindi ako naniniwala sa akin, i-message nyo lang ako, okay? Meron akong pelikulang papapanood sa inyo. Kompleto yun. Talagang tinuturo ng mga Mormon. Sila, magiging Diyos sila pag naging tapat sila. Magiging Diyos sila na sarili ng planeta. Parang, ano no, parang Marvel lang, no? Totoo yun. Jehovah's false witnesses, ganun din. Meron silang... Mingan. Seventh Day Adventist, marami dito yan dati. Nung nag-uumpisa kami dito, ang dami yan. Okay? Every Saturday din sila, sinasabayan kami. Nung tinanong namin, ligtas ba kayo? Ay, wala, nakakatiyak. What? Hindi nila alam. At ang gusto nilang pag-usapan, yung mga bagay na walang kabagay-bagay. Okay? Ano ba tayo dapat sasamba? Sabado o Linggo? Ganun lagi. Anong kinalaman sa kaligtasan? Wala. Pero dahil sa Sabado sila, yung mga Hudyo, Sabado, di ba? Sabado yung meeting ng mga Hudyo eh. Anong kinalaman sa mga Kristiyano? Sa Bible, nag-meet yung mga Kristiyano first day of the week, which is Sunday. Sila, Sabado. So again, kulto yan. Seventh Day Adventist, ganun din. Ayun na nga yun, sorry. Jehovah's Witness, medyo nalilito ako sa dalawang to eh. Pero halos magkapareho yan. Madalas ang mga kulto, bumabalik sa Old Testament. Kaya may mga bawal na pagkain. Okay? Ganun sila. Bawal to, bawal yan. Kahit iglesia ni Manalo, ganun din. Bawal ang pork, bawal ang ganyan-ganyan. Okay? Church of Christ, di natin kilala yan. Ibang Church of Christ dito, iglesia ni Manalo. Okay. So anyway, daanan natin ng konti yung mga ibang paniniwala like Buddhism, Islam, Hinduism, Sintoism, kung ano man yan, Judaism, Evolutionism, tsaka mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos. Maniniwala ba kayo dyan? Siyempre, hindi sana, okay? Ano yan? So ito yung maganda dito sa lesson natin. Pastor, nalito na ako, dami mo sinabi. Ganito lang yan, gawin natin simple. Ang pagkakaiba ng tunay na church sa hindi tunay na church, yung tunay, ganito lang ang kaligtasan. Ang Panginoon ang gumawa ng kaligtasan mo, tapos na ang kaligtasan. Hindi ka na magdadagdag. It's done. Okay? Binayaran niya na lahat, kailangan mo lang tanggapin si Jesus. Tapos. Hindi mo kailangan mag-church, hindi mo kailangan magbabaptize, hindi mo kailangan gawin lahat siya, maglingkod sa Diyos. Maganda yun, kaso hindi na para ng kaligtasan, ha? Iba yung reward, iba yung gift. Okay? Ang kaligtasan ay regalo. So, kailangan mo lang tanggapin. Hindi ka magpapakabuti para maligtas. Ikaw ay ligtas na magtumanggap kay Jesus. Ganun ang tama. So yun lang eh. Hindi mo kailangan malito. Pag may sinasabi siya, ano kami? Christian kami. Kamot ka ng kamot. Anong Christian niya? Kasi ganun yung mga style niya mga yan. Ayaw nilang maging malinaw. Okay? Yung isa naming kakilala, ganun din. Church of Christ din pala yun. Tama, naalala ko. Sila pala yung Church of Christ. Okay, yung tama, it is done. Pagkaligtasan na, tapos na. Inapos na si Jesus. Itong mga to, lahat na to, ulitin nyo pa to ha, kahit mga Buddhism, Islam, at isama mo lahat ng mga false Christian denomination, alam mo, turo nila sa kaligtasan. Para, hindi sila lahat naniniwala si Kristo ay tao, hindi sila naniniwala lahat sa Sabado, pero isang parehong-pareho sila, alam yon, sa kaligtasan. Ang sabi nila, kailangan magpakabuti ka para maligtas. Sapul yun. Alam mo agad na kulto yun. Okay? Sige, anyway, iba kasi sa inyo, di pa nai-sharean eh. Kaya, ngayon, ulitin natin yung history ha. Pero this time, mayroon tayong timeline. Ito yung churches, syempre, nag-umpisa kay Jesus, okay? Doon tayo mag-umpisa, doon si Jesus ay namatay. Pinakusakos na libing, na buhay magmuli. Umakyat sa langit. So, ano nangyari sa churches? Syempre, may tunay na church. Pero noong mga 33 AD, yan yan, namatay si Jesus sa... Yung mga 65 AD, diyan na halos natapos nung mga mga apostol, especially si Paul, yung mga huling, tsaka si John, yung mga huling testament. Mga 65 AD. Wala problema doon, di ba? Ito yung early Christianity. And then yung 95 AD, yan ang huling namatay, si Paul eh. Si John. Natapos na talaga yung buong Bible. Okay, yung Revelation. Okay? Then, tingnan nyo to ha, ang laki ng timeline ng talo, no? After matapos yung Revelation, wala na nangyari na sa history.
Siyempre, yung mga Kristiyano, siyempre, sumusunod sa Diyos. Okay? May question ba? Tanong lang, may question. Okay. So, yung mga churches, siyempre, ginagawa na lang dapat nilang gawin. Soul winning, ano pa, magpuri sa Diyos. Alam nyo na, ginagawa natin. Trabaho, pray, yan lang. Ngayon, tingnan nyo dito, after ilang daang taon, halos 200 years, ano nangyari? Nagkaroon ng Catholic. Okay? Saan ang galing yun? Hindi ko alam. Hindi, alam ko. So, the Roman Emperor Constantine gives in. Kasi ganito po ginagawa nila, pinapatay nila yung mga Kristiyano. Bakit? Kasi nga, hindi naniniwala sa kanila mga Diyos-Diyosan. At dumadami yung mga Kristiyano. Kasi baka pangyarihan yung message ng gospel eh, makinig. Pag may tanong-tanong, ganyan. Pag may pag-uusapan ng ibang bagay, mamaya na. Okay? Pwede ba yun? Kasi ito yung mga ano talaga eh. Ito yung andito yung dahilan para pumunta tayo dito. Para maintindihan nyo to. Huwag nyo ma-ano. Okay? So, pinapatay na yung mga Kristiyano. Nasa Bible naman yan. Diba? Si James nga, pinatay. Si Stephen, pinatay. Galit sila sa tunay na mga Kristiyano. At hanggang ngayon. Okay? So, anong gagawin nila? Kasi dumadami yung Kristiyano. Kasi nga, makapangyarihan yung gospel. So, si Satanas ngayon, anong gagawin niya? Lahat maliligtas na. Ang ginawa niya, gumawa siya ng counterfeit religion. Pag sinabing counterfeit, parang tunay, pero hindi tunay. Ginaya lang niya. At si ang nagpumpisa niya, si Constantine, kasi sabi nila, yung nanay ni Constantine ay Kristiyano daw. Siguro, totoo, di ba? So, ang ginawa nila, bakit ba natin pinapatay yung mga Kristiyano? Eh, dumadami lalo. So, ang ginawa ni Constantine, hindi niya na pinatay yung mga Kristiyano. Ang ginawa niya, baligtad. Ano ginawa niya? Pinabura niya yung mga Kristiyano, kaso sobra. Ang ginawa niya, yung Christianity, ginawa niya ng state religion. Yung sinasabi ko kanina, umaga. Kung sinabi state religion, parang dito sa Pilipinas, lahat Catholic. Okay ba yun? Yung iba natuwa kasi, at least hindi na kami papatayin. Kaso, compromise yun. Yung message ng Panginoon, hindi mo dapat i-compromise. Ang ginawa nila, pinilit yung mga tao maging Kristiyano, quote and quote. Ngayon, lahat nga naging Kristiyano na kaso, peking Kristiyano. Naintindihan nyo ba? Kasi hindi mo pwedeng ipilit ang gospel, hindi mo pwedeng pilitin, oy, Jackie, maniwala ka sinasabi ko, ha? Basta maniwala ka, sige po, sige po. Wala nang magawa. Parang sa COVID na yan, di ba? Saka na yan. Pero ganun nangyari sa Pilipinas, dapat alam natin yan. Then, ganun nangyari sa Roman Empire, basically. Pinilit sila, and therefore, boom, biglang nagkaroon ng Catholic Church. At sino yung first pope? Eh, syempre, yung nagpaumpisa. Hindi nila sabihin nyo, sabihin nila si Peter daw yung first pope, pero wala sa Bible yun, okay? Si Peter, wala siyang kapangyarihan na katulad ng pope sa panahon nila. Si pope, si Peter may asawa. Yung pope nila, bawal mag-asawa. Tama? Kinikinig pa ba? Kaya po siguro nangmumula siya na pinapare kasi wala akong asawa. Iba pa yun eh. Pero totoo yun. Pero, ba't pinapasok ngayon? Pero totoo yun kasi nga yung mga, nung time na to, pwede ba sila mag-asawa? Early, ano, pwede sila mag-asawa dati. Okay, nakikinig? Nung mga unang panahon, yung Catholic priest, pwede sila mag-asawa. Kasi nga, wala naman talaga dapat magbawal niyan. Okay? Pero later, pinagbawalan sila. Yun, nagkaroon ng mga ganun. Anyway, tuloy natin ha. Timeline tayo. Naintindihan nyo may timeline? Okay, ito yung 33 years na matay si Jesus. And then 65 AD, matagal lang patay si Jesus. Or lumaki na sa langit, sorry. 95, dumatay na si Revelation, si John, nagsulat ng Revelation. So, natapos na yung Bible na New Testament. So, after niya, nagpapatuloy pero nagkaroon bigla ng Catholic Church dahil kay Constantine. Okay, again, yung Roman Empire, napaka makapangyarihan, emperor, makapangyarihan. So, basically, nung tinayo yung Catholic Church, pinilit sila, basically. Okay, parang Pilipino, ginawang Catholic. Okay, boom, lahat kayo, Katoliko na. Congratulations! You're all now Christians. Whether you like it or not, ganun nangyari. Ayaw mo, hindi, basta Catholic na kayo. Ganun nangyari sa Pilipinas. Amen? Though hindi lahat, kasi si lumaban yung iba, di ba? Ngayon,
375 AD. Yan, no? So, noong una, wala silang mga images. Kasi nga, sikat na sikat yun yung mga Kristiyano. Bawal sa kanila yung mga imahe. Pero, kasi makapangyarihan yung Pope, may magtatanong ba sa kanya pag nagpauso siya ng ano? Ng katuruan na against sa Bible? Sobrang makapangyarihan nila. Sobrang dami ng tao, hindi na magbabasa ng Bible. Mahalata pa ba sila ng mga peking Kristiyano? Hindi na. Kaya ginawa nila ng mga year 375, na-introduce yung mga images. Kasi kaya nabanggit ko kanina, yung iba, gusto nila ng Jupiter, gusto nila ng Athena, in-incorporate sa church. Okay? 394 AD, nagkaroon ng mass. Okay? Na sinasabi nila, importante yung matid kayo ng mass. Yan turo nila, misa. And then, dito lang napunta yung purgatory, bad. 593 AD na. Ang tagal na, di ba? Noong una, walang purgatory. Biglang na-invento ni Pope. Hindi binanggit. Okay. Malimutan ko rin kung sino basta. Anyway. Noong 850 AD, holy water. Biglang nagkaroon ng holy water kasi kumikita sila dun. Okay? Para sa healing, special power, cleansing. Imagine mo yun. Eh, kung magbebenta ako ng ganun ngayon, tubig lang, gagawin sa lawasa, 500 for healing. Pambira, ang laki na kikitain mo doon. Amen? So basically, kasi nung alingan nang dinutuon lang, pinagkakita nila, okay? Ito na, 1054. Ito na yung Greek Orthodox. Pag sinabing Greek Orthodox, mga Catholic din yan, kaso humiwalay. Bakit? Kasi nagkatalo-talo na yung powers. Kasi yung mga pangyarihan, nakikita nila, ang bira itong Pope doon, kung ano sabihin niya, naiiniwala sila. Gusto ko rin doon. Ito mga Greek. Kaya humiwalay sila doon. At especially, hindi binanggit dito, pero ang alam ko dito, nagkahiwalay sila dahil sa baptism. Sinasabi na ibang sources, okay? Kasi yung mga Greek, alam na alam nila yung Greek. Pag sinabi yung baptizo, immersion yun. Greek word yun eh. Hanggang ngayon, ginamit sa atin, di ba? Hindi sinabing sa Bible na immerse, pero hindi na tinanggal yung word na baptize, kaya naging baptizo, naging baptize na. Wala sa English natin ng baptize, inadapt na lang, okay? So, ang baby again, hindi yan binabaptize, hindi kailangan. Pero nung pinauso ng Catholic yung baptism ng children, nagreklamo ngayon yung, dito pala sa sprinkling pala to, sprinkling. Okay? Kasi Orthodox pala, nagbabaptize rin pala ng baby, kaso nilulubog nila. Okay, yung baby. Nakakita na ba kayo nun? I-message nyo ako. Kaya i-search nyo na lang. Greek Orthodox baptism baby. Nakikita niya. Tingnan nga natin. Okay na tayo sa Street Fighter. Sige, dali. Ano sabi ko? Greek Orthodox. Baptizing baby. Ha? Huh? Yan. Yan, oh. Kawawa to. Gusto ko yung nagalit yung ano eh. Inauntog yung baby kasi nga ginaganon. Malakas po. Nasaan kaya dito yun? Kasi yung isang box parang ginagalit ba? Ito. Ay, iba pa to eh. Hindi, ito na lang. Ayan. Iseremonyo pa sila, no? Babaptize lang naman yung baby. Yeah, parang Catholic din, di ba? Oh, babaptize. Sign of the cross. Anong gagawin sa baby? Kawawa na itong baby na to. Oh, gaganyan-ganyan, no? Oh. Kung Catholic ka lang, gaganyanin ka lang, di ba? Pero kung Greek Orthodox ka, kasi alam nila yung baptize is... Ay, tapos na. Ano ba yan? Hindi pinakita. Nilagpasan mo na po, Pastor. Bago po yan, ano? Puras lang. Hindi. Binalik yan. Iba po ato yun. Hindi, yun yan. Eh, nalagpasan na. Yan. Yun, o. Ah, may ano to, may notify. So, nandito yung gusto ko. May talaga bina ano.
Pero kung ano nagiging pastor o slapping baby daw during baptism. Ay, dahil marami nag-ulit dito eh. Nag-ulit dito pati yung tatay. Kasi maingay eh. Ang ingay ng bata, pinagdansal. No? Napikon. Kasi hindi sanay sa baby tong mga to kasi wala namang anak tong mga to eh. Kaya ang ingay mo, yan. Huwag kang maingay ha. Ang ingay mo. Huwag kang maingay, nag-pray ako. Huwag kang maingay, huwag kang maingay, makinig ka sa akin. Yan, kinuha na. Kinuha na, no? Hindi ko nakuha yung dinadang talaga eh. Ito. Makinig. Ah, makinig, manood. Ano ba yan? Meron, no? Okay, this message is brought to you in part by Burger King. Ayan, no? Hindi nyo makalimutan yung seminar natin. Ayan, no? Buti ka, mababaw lang yan, yun. May iba, dinadank talaga, eh. Wala pang. Ay! Grabe naman. Ayan, no? Okay. Anyway, sorry. Kawawa yung mga bata, di ba, sa kalokohan nila. Hindi mo nung kailangan gawin yun kasi ang turo nila, eh, baka mapunta sa impyerno yung bata, kaya dapat baby pa lang, baka mamatay, mapunta sa impyerno. Tama ba yun? Ang bata pag namatay, langit agad yun. Yung tinuturo natin dito, wala pa siya sa age of accountability, hindi pa siya sa sisingili ng Diyos. Sa impyerno ka kasi makulit kang bata. Walang ganon. Okay? Natatawa kayo pero naawa kayo, di ba? Yung mga kalokohan kasi ng mga yan, ngayon, papabakunahan na yung mga, anyway. Ande? Yun nga, de. Original sin. Okay, makinig. So, may question dito, bakit nga binabaptize yung baby? Kasi nga, mali yung turo nila. Ang sabi nila, may original sin. Yung mga tao. And therefore, kahit bata ka pa daw, may kasalanan ka, yun nga, pupunta ka sa impyerno pag namatay ka kung sakali. So, gagawin nila, babaptize. As if nung makakapagligtas yung baptism, nakakapagligtas yung baptism. Hindi. Actually, bihira kayo mag-sabi, pero may kilala kami ganun. Sabi ko, antindi naman ito. Kailangan daw, magpabaptize ka para maligtas. Anyway, tuloy natin. 1079. Eh, sabi ko kanina, nung una, yung mga pare, okay lang mag-asawa kasi yun naman talaga eh. Si Pedro may asawa, makinig. Si Pedro may asawa, tama ba? O ba't ilang pagbabawalan yung mga pare? Hindi ko alam. Ang sabi nila, kasi dati Catholic ako, narinig ko sa preaching nila. Hindi lang doon pinagmamalaki nila. Kasi sa talaga naman sila lang naman yung halos ganun eh. Na mabawal, ano. Anyway, so 1079, pinagbawal sa kanila. 1090, na-invento ang rosary. Kung yung rosary na yan, original yan sa mga Kristiyano, ba't kailangan inventuhin? Tama? So, na-invento yan, 1090 na. Okay? Kasi yan ay yan, kinuha sa mga Buddhist. Next, dito sila yumaman, yung Catholic, okay? 1190 sales of indulgence. Kasi kanina may purgatorio, di ba? Paano kaya pagkikitaan yun? Ah, sabihin ko, pag nagpamisa kayo, nag-donate kayo sa church, yung kaluluwa ng namatay mong mahal, medyo, no, parang nasa purgatory, ito yung langit, ito yung impyerno. Kung nagbayad ka, parang, lumalapit sa langit. Eh, syempre, kung ikaw mayaman, babayad ka na, di ba? Kaso, baliw ka nun. Kaya naloko kasi sila eh. Kaya umaman sila. Sabi nga sa inyo, pag may nagtatanong sa akin, ba't ay yaman ng Catholic? Kaya silang pakailang kung ano, siraan natin sila. Nasa kanila na lahat ng pera, alam nyo ba yun? I-research nyo yan, kahit nung year, kailan lang yun, mga 2010?
Alam niyo ba may sarili silang bansa? Alam niyo ba yung Pope Harry din yan ng Vatican? At pag pumupunta yan ng kung saan pumunta dito kaya, minum muna dito 30. Diba, special na special siya. Wala kang pakialam sa traffic nyo. Eh, mabuti ko naging non-working holiday. Eh, may pasok yun eh. May pasok sa school, may pasok sa trabaho. Nung dumating si Pope dyan, traffic lahat. Ang daming mga idolater, yung mga naniniwala ka sa kanya. Gusto siya makita. Tama ba yun? Tao lang yun eh. Ba't ganun siya ina-idol? Kasi doon nabenta nila yung kasinungalingan nila. Anyway, next is puro Catholic to kasi nga sila yung ano eh, sila yung makapangyarihan sa matagal na panahon. Kaya na ano nila yung mga ginto nasa kanila lahat yan. Anyway, confession to the Roman priest. Kanina ko magko-confess, kunwari nagkasala ako. Sino nagkumpisal? Nagkumpisal na ba kayo? Bago kami dati mag-first communion, isang beses lang naman nangyari sa akin yun kasi requirement eh. Diba? O magkumpisal ka, hindi siyempre mga lalaki nag-uusap na yun, diba? Uy, tama ba yun? Kukumpisal ka sa tao? Sa Diyos ka magkumpisal, amen? Ngayon, kung may kasalanan ka sa isang tao, sa kanya ka magsabi, sorry, Jackie, ha? Sabi ko sa, ano ko, ganyan. Para magka, para maging amayos yung fellowship niya, pero hindi mo kailangan mag-confess sa pari. Anyway, yung tinuro nila. 1525, dito nag-umpisa yung sinasabing Lutherans, yung mga Protestant. Okay? And then, Henry the Fourth, kung ano man yan, hindi ko natutuloy ito, basta ito yung mga nabanggit natin kanina, nag-umpisa na yung mga maraming churches. Ang tanong, nasan yung tunay dyan? Yung tanong. And dito lang yung tunay, nasa gilid. Ayan, oh. So, kahit ano pa yan, hindi naman lahat sumama sa Catholic, eh. Kasi nagpa-meeting yan, sabi, oh, okay, ganito, ha. Gagawin natin state religion yung, ano, yung... Sino ba yun, maingay? Anong gusto mong ano? Parang Pentecostal ha? Pentecostal ka ba? Hindi, hindi pa to sanay eh. Pag may nagsasalita, isa lang, di ba? Okay, kahit saan, ganun. Oh, ito pang mga anak ko, ganun din. Maliit pa naman to eh. Maingay. Ulitin natin ha? Nasaan yung tunay? Pinag-usapan natin, basta puro mga peke, puro peke. Nasaan yung tunay? Bigla sumulpot dito last 3 years ago nagpunta kami, hindi ganun yung mga tunay, andun lang sa sideline nung nagpatawag yung Roman Emperor, o sige, papayagan na namin kayo, pero dapat ano, kakasundo tayo ha, isa na lang umbrella tayo ha, lahat tayo Kristiyano, tapos yung mga Baptist hindi makikiisa dun, diba, ba't natin nahayaan maging leader si Constantine ha? Pag ano yan, pinapatay nga tayo nyo, tapos biglang magiging Pope siya. Kapay kayo nun. Kunwari ako dito, pinapatay ko kunwari yung mga ano nyo, yung tatay nyo. Di, tatago kayo ngayon sa akin. Loko-loko tong si... Tapos biglang, oh, sorry na, sorry na. Sige, sorry na. Hindi ko na kayo papatayin. Mabati-bati na tayo lahat. Ha? Sasama ba kayo? Unless sobrang takot nyo, iba ganun kasi, takot sila eh. Yung mga tunay na Kristiyano, matapang yan. At nakikita nila yung demonyo. Paggawa ng demonyo, hindi sasama yan. Amen? Katulad yung Halloween na yan, ang obvious na obvious sa demonyo yan. Isasama ka ba dyan? Dapat hindi, pero may sumasama ba dyan? Madami. Kasi ginagawa nila, kunwari, kunwari lang naman, ano, superhero eh. So ganun yun, tapos na yung kwento natin ha. Nagsulputan yung mga... Yung mga anak, kaya sabi namin sa Revelation 17, yung pinaka-mother of harlot, yung Catholic. Tapos, nanganak ng nanganak, nanganak ng nanganak. Nung nanganak yon, mabuting bata ba yon? Yung anak ng mga, alam nyo, harlot, mga pokpok. Okay, huwag kayong maano dun, term ng Bible yon, masama yon, okay? Huwag mong gagayahin, pero yun ang tawag sa kanila, pokpok, masama yon, di ba? Madumi. Pag nanganak yung mga yan, sabi mo, ay, mabuting nanay talaga tong ano to. Eh, tawag nga dyan, mura nga yung tawag natin dyan, di ba? Mabuting mga, yung mga anak nila, nanggaling sa kanya, mabuting tao ba yun? Hindi, okay? Unless ano ha, maturuan din. Pero sa case nito kasi, hindi naman naturuan tong mga to eh. Humiwalay sila sa tama eh. Ang ginusto nila sa church, pera. Maniwala kayo.
Pera yan. Okay? So, yung mga baptist ngayon, nasa gilid lang. Ayoko sumama sa inyo. Gagawin lang namin yung gusto namin gawin. Amen? Nang sinabi ng salita ng Diyos. So, tapos na tayo. Okay, ngayon, tingnan natin yung isang timeline. Gusto nyo ba mag-break? O kanina pa kayo hindi nakikinig? Tapos na, okay. Kayo nga, kumain na, kundi pa eh. Tingnan ko lang yung ito yung mga timeline. Na nakita ko marami kasi to. Again, hindi natin kayang, napakaliit, di ba? Hindi natin kaya kasi wala tayong time machine, di ba? So, ganito nangyari dyan. Sisimple ako na lang. Yung binanggit natin kanina, pag ganun, ngayon, pag ganun. So, from the early Christians, dito, hanggang sa panahon natin ngayon, pansinin nyo, dumadami na dumadami yung churches. Pero isa lang ang totoong church. Amen? Hindi denomination, mga Baptist yan na hiwa-hiwalay yan. Pero isa yung toro. Okay? So, ganun lang yan. Habang yung mga iba, nagpaparami yan, nagpapayamanan, nagpapayabangan, nagpapatayan yun eh. Yung Catholic, tsaka yung Orthodox, tsaka yung mga Protestant, alam nyo ba yun? Pero madalas yung Baptist, napapatay din. Pero hindi tayo nakipagpatay kasi wala naman tayong Yung mga tunay na Kristiyano, hindi naman tayo violente. So, gagawin lang natin yung dapat natin gawin. Pero sila, yumayaman sila. Pero, hindi sila sa Diyos. Okay? Ano pa? Ito natawa lang ako dito eh. Kaya share ko sa inyo. Okay? Pinasimple lang. Fundamentalist Church History Chart. Okay? So, nag-umpisa kay Jesus, syempre. After ni Jesus, ano nangyari? Una yung mga, ang tawag dito, yung mga church fathers nga. Mga heretic. Tapos nagkaroon ng mga idol worshiping, Roman Catholic. Tapos nagkaroon ng Lutheran. Mga nagbabaptize din ng baby, heretic din. Next, yung mga hippie, anabaptist. Yung akong sinama na dito. Kasi yung, sa panahon natin ngayon, may anabaptist pa rin, pero medyo, heretic na rin. Anyway, Catholic-like. Yan ang problema nito. Anyway, pumasok yung Episcopalian, yung liberal. Sakit to. Okay, hindi ko na lalapit ha. And then, dumating yung mga Episcopalian, ang tawag dati dyan, medyo patawa lang to ha, pero may katotohanan din. Sabi dyan, mga Catholic light. Alam niyo yung light? Medyo, di ba? Ibig sabihin, parang hindi sila Catholic, pero ganun pa rin, Catholic pa rin. And then, mga Methodists, mga talagang literal heretics, kasi nakawala yung kaligtasan nila. Mga drunk heretics, mga Presbyterian, alam niyo ba yung binanggit ng Presbyterian? Mga manginginom yan. Gusto niyo ba, tumasang ba kay Jesus tapos manginginom? May mga ganun, maniwala kayo, may office mate akong ganun eh. Then, sell out heretics, ito na yung mga mega churches. Ibig sabihin, puro pera. Okay? Kilala nyo si... Hindi nyo kilala. Iba yung kanina, yung Benihin, mayaman yun. Sobrang yaman nun. Yung, Hadouken. Yaman nun. Pasto, ba't may naniniwala dun? Yung kasi sabi ko sa inyo, may mga impluensya ng demonyo yan eh. Kung ayaw nila sumamba sa tunay na Diyos, dun sila mapupunta sa mga heretic. Yan ang totoo. Kaya sell out heretic, ang yaman yan. Insane heretic yung mga Pentecostal. Ganun din. Okay? And then, obnoxious heretic, mga charismatic. Parang ganun din. Worldly heretic, ganun din. Okay? So, nasa yung tunay? Andun, sa gitna. Ganyan lang. Ngayon yung mga Baptist. Hindi tayo nagpapaano. Oy, Baptist, hindi tayo ganun. Sumisingit lang tayo. Basta gagawin namin yung kalooban ng Diyos. Hindi kami maingay. Ganun tayo. Okay, so naitindihan nyo, saan ang galing yung Baptist? Doon. From the early churches, tayo pinapatay, pero tayo naubos kasi soul winner yan eh. Pag napatay ko na si pastor, mayroon pa ditong ibang pastor, di ba? Naipasa ko na yung dapat ko ipasa, mapatay man ako, ilang kayo dito? Sana manindigan kayo salita ng Diyos, amen? Lapit na to. Break muna tayo. Natapos naman na to eh. Sige, break muna tayo. Okay. So, break muna. May question ba? Sagutin natin mamaya. Question.